Good evening mga boss. This is Kim of KMJL Surplus Trading. And tonight, yung bagong unit na isi-share and feature ko sa inyo is DA-17V RO6A Engine Non-Turbo Manual 4x2. So tapusin niyo po yung video mga boss para malaman niyo yung kabuuang details and price ng ating unit. And sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, please like, subscribe and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video. Alright, so yung unit natin ngayon mga boss is manual 4x2 DA-17V RO6A. Since DA-17 po siya, so lahat po ng DA-17 is RO6A engine na po yung makina. And then this is non-turbo engine. So ayun, made to order yung ating unit ngayon. Hindi siya finish. So made to order siya ng ating buyer ng from Mati City. Ayun. So, una-una, yung pina-add ni boss is sa panlabas, nagpa-add si sir ng wrap around 3M tint. Ayan, so nilagay natin na tint is hindi siya magic tint but light black po yung harapan. So, in all black po na po mga boss para may contrast po since all white naman yung unit ni sir. Ayan, and then nagpa-add din si sir ng brand new rims and tires 13. So ito po yung napiling design ni sir. Ayan. So bagay na bagay talaga siya. From all white na body color, nilagyan siya ng black na parang TE37 yung design na napili nila. Ayan. Ayan, so all white po yung body color ni sir. So sa made to order po natin mga boss, lahat naman po ng color na gusto ninyo is masusunod. So this one, pati yung kanyang side mirror is all white. So depende na sa inyo, halimbawa gusto nyo ng white but gusto nyo yung bubong is color black. Yung kanyang grills sa may bumper and tsaka dun sa gitna and sa baba, pwede nating ikulay black. But this one is all white talaga. So pwede din po kayong mag-request ng ating mga door handle sa outer, pwede natin i-color black. So ayun na nga. Maliban na lang sa rain visor, pinili kong mag-color black since pwede nating i-white but pinili ko talagang i-color black dahil nga yung ating mugs is color black para may contrast sila. Ayan. So sa tint naman mga boss, since all black siya, so sinadya talaga nating mag-light black dito kasi nga yung disadvantage kasi ni black is medyo madilim siya kung ikukumpara natin kay magic tint. Ayan, so since light black siya, yung vision niya is para na din siyang magic tint. So medyo nakikita tayo dun sa loob dahil nga light yung ating tint. But yung dito naman natin is medium and then dito is super black. And yung sa pinakalikod is super black. Medium black. Ayun. So pag DA-17 mga boss, yung taillights talaga niya is same lang sila ng mga DA-64V. So nafi-fit po yung galing sa 64, ipapaslak natin dito sa DA-17. Ayan. So this unit mga boss is power window but hindi siya power mirror. So harap lang po yung power window ng mga straight seats. Kasi pagka power window yung likod, automatically semi-wagon siya or wagon, which is DA-17W. Ayan. So yung brand ng ating unit or yung ating emblem ng unit is Mitsubishi. So explain ko lang mga boss, sa DA-17, DR-17, DG-17, madami po kasing brand na nilagay nila. So parang nag-rebrand sila sa Japan. But overall mga boss, Suzuki pa rin ito. Suzuki yung kanyang engine, Suzuki yung ating mga car parts. Lahat-lahat po mga boss, emblem and chassis number lang po yung naiba. So wag po kayong mag-alala kung yung in-order ninyo is nakatatak doon or naka-indicate na Suzuki DA-17. So meron pong Suzuki, merong ano pa ba? Mazda, meron tayong Nissan. Ayun. So madaming brand po si DA-17 but overall Suzuki DA-17 pa rin sila. Ayun nga lang, nagdedepende yung chassis number natin.
sa brand. Ayan. So, merong DG17, may DR17, may DS17. Ayan. So, manual 4x2 po siya. Ayan, nagpa-add si sir ng... ito talaga mga boss, parang paulit-ulit ko na to sinasabi kasi mostly sa aming mga order sa made-to-order units is meron talagang pinapa-add sila sir ng water temperature gauge. Kasi yung original kasi ng panel gauge ng mga DA units natin is wala silang analog or kahit yung bar na para sa temperature. So, pwede natin siyang i-add para meron tayong guide kung gaano nakainit yung ating engine and kung meron tayong mga unexpected problem regarding sa ating mga cooling system, sa ating cooling fan. Ayan. So, aside from that mga boss, nagpa-add din si sir ng touchscreen stereo with backing camera. Ayan. So, wala po siyang dashcam. But since power window po yung unit natin mga boss, lahat po ng power window is meron po siyang compartment sa taas. So, wala pong power, non-power window na may compartment. So, laking tulong din po it ni compartment kasi malalagyan natin to ng mga bagay-bagay na nagkakaano dito eh. Kasi pagka walang lagayan kasi medyo makalat. So, ayun, mga papers, mga towels, mga basahan ng ating unit pwede natin ilagay sa ating compartment. Ayan. So again mga boss, dito sa KMJL Surplus Trading, lahat po ng ating shifter kino-convert. So from dito ni from right, kino-convert natin to left. So may iba namang nagsasabi na hindi daw magandang i-convert yung ating shifter lalo't manual kasi nga daw nababangga daw dito sa manibela. So I think naman hindi naman siya nababangga eh kasi ayun. Malayo naman siya. So, depende na lang din po yun sa pamamaraan, sa pag-convert nila, kung anong klase yung pag-convert nila. But dito naman sa atin, convenient naman yung ating pagka-convert. So, imaginein yun mga boss, halimbawa, hindi siya na-convert. Yung shifter natin is andito. So, di ba sobrang layo? Dito tayo mag-ship. So, laking tulong talaga to. So, hindi naman lahat ng nagko-convert is kino-convert talaga nila yung ating shifter. So, dito lahat-lahat mga boss, kino-convert natin to. So, ayun. Anyway, yung ating odometer mga boss is 73,000. Yan. So, medyo mababa yung odometer nito. So, para sa akin naman talaga mga boss, hindi talaga nagmamatter kung mababa or mataas yung odometer natin. Kasi nga, meron ding mababang odometer pero pangit na yung andar. So, nagkakatalo din talaga sa pagpili talaga ng kumbaga yung health ng ating engine. So, ayun. Kaya nga chine-check natin talaga and yung ating mga unit na binababa is selected talaga para masigurado natin na maayos yung ating makina. And then, after ng conversion and painting, meron tayong ginagawang heavy PMS. Nagro-road test tayo. Sine-check natin yung kanilang kumbaga kapasidad kung kaya na ba talagang mag-long drive. And aside from that, nagbibigay naman din tayo ng warranty. So kung halimbawa may mga naging problema sa unit, balik lang kayo sa shop para gagawin natin yung inyong mga concerns. So nagpa-add din si sir ng tawag yan, upholstery ng upuan and yung ating back seat. Ayan. So, ito yung color and design na napili ni sir. So, I think ito lang naman yung mga pina-add ni sir. Bukod dyan, parang wala na. So, meron tayong original na mating. Pang DA17 talaga na mating. So, yung likod niya mga boss is hindi siya power window. And ito yung pinaka-vision niya sa likod. Ayan. So, napakalinis talaga kung all white mga boss. Depende na lang din sa owner. Kasi nga, yung iba, hindi naman sila nagagandahan sa all white. Kasi nga raw, para daw taxi. So, depende din talaga sa taste. So, ayun, ulitin ko lang. Pag made to order, lahat talaga ng gusto ninyo mga sir. Yun yung masusunod. So, yung ginagawa namin is nag-assemble lang and sumusunod sa mga gusto ninyong tema. So during test drive naman mga boss nung tinest drive natin to papuntang
Eden and Katigan, hindi ko na na-videoan since ngayon. Every time nagte-test drive ako, ako lang mag-isa, so walang humahawak ng camera. So yun, kung mapapansin nyo, halos lahat ng video ko ngayon is dito na sa shop. Kasi nga, yung kasama ko before na nagro-road test is wala na siya dito, nag-aaral na. So yun, during the time na nag-road test ako nito, wala naman akong nakitang problema maliban lang sa mga tawag niyan, yung brake pads niya sa harap is may konting ingay. So ginawa namin, chinek namin ulit yung brake pads, makapal pa naman, so cleaning na lang namin, nilinisan namin yung brake system niya, yung mga caliper, nilinis namin. Ayan, so part na din po kasi yan sa, sa ating package, meron tayong kasamang heavy PMS. So change oil, change gear oil, since manual siya, pinalitan natin yung kanyang gear oil, wala naman siyang ATF kasi hindi naman siya straightmatic. And then pinalitan natin ng ball joint and stabilizer link, yung kanyang tie rod end maayos pa naman. So far, ayun, yung kanyang mga radiator cap, thermostat, spark plug cleanings. So yun, lahat-lahat mga boss na pwede nating gawin as much as ikakabuti ng unit, ginagawa natin yan. Ayan. So presyo mga boss, ulitin ko lang, DA17V, manual 4x2, non-turbo, power window yung harap, and then kasama na po yung mga brand new rims and tires, merong tin, lahat-lahat na po nang nabanggit ko kanina. So binigay ko po to sa presyong 275,000 pesos. So papaalam ko lang mga boss, kung ikukumpara natin yung presyo ni automatic 4x2 mapatiptronic or straightmatic, kung ikukumpara natin kay manual 4x2, mas mataas po talaga ng presyo si manual kahit 4x2, since kaunti lang po yung unit na dumadating dito sa Pilipinas na manual, kasi yung mas madami ng unit sa Japan is automatic. So ayun, 275,000 pesos, lahat-lahat na po yan, made to order po siya. So kung halimbawa meron tayong finished units dito na dinidisplay na walang may-ari, and then halimbawa ganitong setup, mas mahal po ang presyo ni finished units. So mas makakamura kayo pag made to order, advantage po, makakamura kayo, makakapili kayo ng color, and yung registration is direct sa inyong pangalan. Ayan. So sa mga gustong magpakotate, mag-inquire, or meron kayong mga concerns na tanong mga boss, message lang po kayo sa ating official Facebook page na KMJL Surplus Trading, and pwede din po kayong rumekta sa aking personal Facebook, yung nakikita nyo sa screen, or tumawag kayo sa number kong smart na 0999-880-2420. And mga boss, pwede din po kayong rumekta sa partner ko. Siya din po yung isang humahawak ng ating Facebook page, kung gusto nyo lang po ng mas mabilis ma-replyan, kasi nga sa ating page napakadaming nag-i-inquire. So humihingi po ako ng pasensya mga boss kung hindi po kayo agad-agad nare-replyan. So pwede din po kayo rumekta sa partner ko, yung nakikita nyo sa screen, yan yung personal Facebook niya, Kitty Kat G, and tawag lang din po kayo sa number niya. So ayun mga boss, maraming salamat po sa patuloy na pagsusuporta at pagtitiwala sa KMJL Surplus Trading.